Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating itaas sa Panginoong Diyos ang biyayang ating hinihiling. At upang tayo ay maging karapat-dapat, ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay sa katauhan ni San Luis Gonzaga ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagkapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagkapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdal linis sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atiya na patay na ang kanyang anak na si Ocosias, sinigap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joyas, na anak ni Ocosias, ay naitakas ng tiyan niyang si Josaba, na anak ni Haring Horam at kapatid ni Ocosias. Tinago niya ito pati ang takapag-alaga sa isang silid, kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon tinago ng 6 na taon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Nang 7th taon ng pamamahalan ni Atalia, ipinatawag ni Hodia ang mga pinuno ng kreyo at mga bantay sa templo at sinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagtapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng inutos sa kanya ng siserdoteng si Adia. Sinama nila kay Hodia ang kanika nilang tauhan, pati yaong hindi takapagtalagang pamungkulan nung araw ng pamamahinga. At binigay ni Hodia sa mga kapitan ang mga kagabitan ng niharing David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. Ang bawat kawal ay tumatalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda sa anumang pangyayari. Ang iba'y sa gawaing timog, ang iba'y sa gawing hilaga, sa paligid ng altar at ang tirahan ng hari. Nilabas ni Hodia ang prinsipe, kinoronahan niya ito, iniabot ang aklat ng kautusan, binuhusan ng langis at tinalagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan, mabuhay ang hari. Nang marinig ni Atalia ang kaingayan ng mga bantay at mga tao, pinuntahan niya ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kaugalian. Ang mga kapitan at mga taga-ihip ng trompeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay hindi magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trompeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito isang malaking kataksilan." Inuutos ni Hodia sa mga kapitan, "Ilabas sa mabayang iyan at patayin, pati ang sinumang sumusunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon." Sila'y sinunggaban nila. Inilabas sa daanan
ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinariwan ni Hodiya ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Gidiman nila ito at winasak pati rebulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na saserdote ni Baal. At si Hodiya ang nagtalaga sa mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula ng patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Panginoon maging tahanan ang Siyon. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala matapos na ikay pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Kung maging tapat ang mga anak mo sa binigay kong tipan, ang mga at mga utos ko ay igagalang. Ang mga anak mo'y pawang magaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Poon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira magpahabang panahon. Ang maghahari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang mag-ingat at ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yahong kaarian niya ay uunlad ng mananagana. Ang kaaway niya'y magpapahiya. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po kayong lagi dito sa ating parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Atin munang palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ganun din ang ating
dakilang patron, Santo Padre Pio. Palakpakan natin sa Santo Padre Pio. At nawa ang inyong mga panalangin, mga request na itinataas sa tulong ng ating dakilang patron. Inyong pasalamat, nawa ang inyong mga kahilingan, mga kagalingan, lalo higit sa maraming may karamdaman, mga request ng mga hindi magkaanak, no? Nawa, tulungan kayo ni Padre Pio. Amen. Napakarami ng batang pangalan ay Pio at Pia. Ano? Sabi ko si Padre Pio, napakagaling na ama. Ano? Mahusay. Ano? Mapansin nyo, napakarami na ditong pangalan ay Pio, Pia. Dahil sa kanyang pamamagitan. Ano? Kaya nawa, yung inyong mga special requests, bulong nyo lang. No? Bulong nyo lang sa kanya. At may biyaya. May biyaya si Padre Pio. Ating pagnilayan, ang mabuting balitang ating napakinggan. Una, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mag-impok ng yaman dito sa lupa sapagkat ang kayamanan ay masisira lamang yan, iiwanan nyo lamang yan. Sa dami ng iyong paghihirap diyan, iiwanan mo lamang yan, no? Mananakaw lamang yan, mawawala lang yan, no? At sa mga taong talagang nagsusumikap na yumaman, napakalaki ng hirap na talagang iyong ibinigay diyan, na invest mo sa iyong kayamanan. At yung pagod, ang hirap mo, bago ka nakapagpundar niyan. Pero at the end of the day, pag ikaw ay naghihingalo na, wala na rin. No? Wala din. No? Pero mapansin mo yung naging hirap mo dyan, yung iyong naging pagod yan, paano mo invest yan, para lang lumago at lumaki. Pero pag tayo'y nasa higaan na ng karamdaman, minsan maisip mo ang pinakamahalaga, yung pagmamahal natin sa Diyos. No? Mga minamahal na mga kapatid, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang inyong ipunin, yung alam mo, kapag ikaw ay namatay, sa langit ka pupunta. No? Yun ang ating paghandaan, yung ating ipunin dito, yung alam mo na pag tayo'y lumisa na sa mundong ito, kahit tayo'y napakadami ng ating mga nagawang mali, pero dahil sa ating ginawang kabutihan din sa kapwa, alam natin may Diyos na nag-aantay sa atin. No? At doon ang ating padamihin. Yun ang hiling ni Jesus sa kanyang mga alagad. Padamihin ninyo ang kayamanang pag kayo'y nawala dito, alam mo, may Diyos na tatanggap sa iyo. Hindi ka magdudusa sa apoy na impyerno. No? Yun ang ating bigyan ng pansin. Kaya nga, tingnan ninyo ang inyong buhay ngayon. Pagnilayan mo yan. Yung bang buhay ko ngayon, magdadala kaya ito sa akin, sa Diyos, balang araw. Padalawang paalaala ni Jesus ay ang tungkol sa liwanag, tungkol sa mata. No? Ibig sabihin, kung anong ipinapasok mo sa iyong mata, yan ang nagpapaliwanag sa iyong kalooban. No? Pagka ang iyong mata ay kung saan-saan nakatingin at sa dilim, lagi naroon ang iyong kalooban, marahil ang pumapasok dyan ay dilim din. Kaya sabi ni Jesus, ano, dapat laging ang iyong mata ay nasa liwanag. Ibig sabihin, nasa kabutihan. Para ang pumapasok sa iyong puso ay liwanag. Para ikay maging maligaya. Hindi dilim na nagbibigay sa iyo ng pagdurusa. Kaya dalawang bagay ang hinihiling sa atin ngayon. Nawa, yung ating ginagawa ngayon, magdala sa atin sa langit. Padalawa, tingnan natin ang ating sarili, saan ba nakapokus lagi tayo, sa liwanag ba
o sa dilim. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po yung magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog katulad ni San Luis na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumihin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad sa mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalanging wagas. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, na pupuno langit at lupa ng dangilan mo. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Ating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos, ang mga
Isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at pasbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig,
magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyari pong pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nagaanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiskan ng QR code na inyo pong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto po ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyo pong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, pong linggo ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 6 ng gabi. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaan noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Para po sa mga